Magandang araw mga kabarangay. Dito tayo ngayon sa kusina ni The Boy. Hindi totoo yan. So dahil po special to pong araw na to, para sa akin ay magluluto tayo ng isang special na putahe. Pwedeng pang ulam, pwedeng pang pulutan. Kaya tara na at pupuntahan na natin kung ano yung luluto natin. Ito po, yun siyang sabi ko sa inyong iluluto natin. Meron po tayong 1 kilong kambing dito. Gagawin po natin kalderetang kambing. Opo, dahil po kaarawan ko ngayon, kaya po magre-ready tayo ng pampulutan na. Para kung may pumunta man pong kaibigan, meron po tayo mapagsaluhan. Ayan po. Natin, luluto natin ang kalderetang kambing. Kaya po ito, hiwain na natin. Ngayon mga kabarangay, ganyan lang kaliliit gagawin natin para po madaling maluto. Saka po parang bite size lang. Kasi naman po, pupulutanin niya ito. Ayan, para po isang kuha, 1 piraso. Para po batipid. Gagawin natin. Lahat po ito hanggang sa maubos natin itong 1 kilong kambing natin. Ayan. Iwain lang po natin maliliit na ganyan. Yo mga kabarangay. Ito yung sasama natin pagpapakulo. Lagyan natin ng laurel at saka ng pamintang buo. Ngayon sasama natin. Saka mamaya kukuha tayo ng tanglad sa labas. Sasamahan natin. Yan ang mga kabarangay, nalagyan na natin yung laurel at saka yung pamintang buo. Bubuksan na natin yung kalan para pakuluan na siya. At yung tanglad, ihahabol na lang natin. Yan mga kabarangay, nalagyan na natin yung tanglad. Tapos makakita nyo, may parang pinagkuluan siya sa mga gilid. Yung tatanggalin natin yun kasi yun yung dumi na lumalabas dun sa pinapakuloan natin kambing. Hello mga kabarangay. After 30 minutes ng pagpapakulo, yan na siya. Yan. After 30 minutes. Pero matigas pa rin siya. Dagdagan pa natin ang oras. Para mamaya pag gigisa natin, pag sasangkot siya natin, mabilis na lang siya. Kaya pinalambutan na natin siya agad. Oh, mga kabarangay, inalis na natin sa sabaw itong karne natin ng kambing. Yan, iwalay na natin sa sabaw. Ngayon, ito na yung mga kailangan niya. Tomato sauce, liver spread, bawang, laurel, chili, carrots, batatas, gata. Ayan yung kawang gata. At saka isang Sprite. Ito ang magiging main attraction natin dun sa ating kalderetang kambing. Tara, gawin na natin. Yung mga kabarangay, nabalatan na natin yung ating patatas. Ngayon naman po, iwain natin. Ngayon, biniyak muna natin ang pinag-apat. Yun na mga kabarangay, na-achap na natin ang bite size. Ano na natin ang bite size. Wow. Ngayon naman, i-set aside muna natin siya. At susunod natin yung carrots. Mga kabarangay, nabalatan na natin carrots. Ngayon naman po, ihiwain na natin. Ngayon mga kabarangay, yung ating carrots in bite size na rin. Set aside muna natin. Ngayon naman, mga kabarangay, sunod natin tong bell pepper. Isa na lang bell pepper ang kinuha ko, yung half color, para mas maganda siya natin. Tanggalan natin ang buto. Ngayon mga kabarangay, nahiwa-hiwa natin yung sili. Gagawin naman natin yung in bite size. Ngayon na mga kabarangay, naayan natin yung ating mga gulay. Patatas, carrots at sili. Yung pula kanina. Saka tuloy na natin linis sa ating bawang at sibuyas. Nabuksan na rin natin yung ating liver spread. From CDO. Ayan, from CDO. Saka yung ating Del Monte original style.
Ngayon, ready na lahat yung ating mga ingredients. Magigisa na tayo. Ayan na nga po mga kabarangay. Sinalang na natin yung ating wok. Ayan. Ayan yung apoy. Ayan. Ayan naman po. Lalagyan natin ng mantika. Ito natin yung ating cooking oil. Lagyan natin siya ng mantika. Nasasapat lang. Sasapat para ma-stir fry natin yung ating mga gulay. Ito nga, unahin nga natin yung ating patatas. Ayan. Abarangay, lagay nga natin yung ating patatas. Ayan. Unahin natin siyang lutuin dyan para mamaya ay naka-half cook na siya. Hindi na natin siya masyadong palalambutan. Saka po sa proseso na to, yun nga po mga kabarangay, nun natin yung patatas para mauna maprito. O mga kabarangay, ganyan. Pagka medyo translucent ang ganyan na luto na, hanguin na natin. Mga kabarangay, same procedure din sa ating carrot. O mga kabarangay, yung ating bell pepper. Kabarangay, dito sa same pot na nanuhan natin, dito sa wok na pinaglutuan natin, pinagprituhan natin, dito, umpisa na rin natin magsutay ng ating bawang at sibuyas. Yung ating sibuyas, inuna natin. Sinunog na natin sa sutay yung ating bawang. Inuna natin siyang maging konting golden brown. Sa puntong to, mga kabarangay, na medyo golden brown na yung ating bawang at sibuyas, susunod na natin to ating karne ng kambing. Ayan. Ayan natin siya. Ayan kabarangay, oh, parang natotos na siya. Nag-uumpisa na siyang manor sa mantika. Ganun naman, kukunin natin itong ating soy sauce. Lalagyan natin siya ng ating soy sauce. Mga about 2 teaspoon. Yan. Mga kabarangay, ang isa pang magpapasarap sa atin dito ay ang Leia and Perry's Worcestershire sauce. Lagyan na natin. Konting patak lang po yan ang malasa na. Yan po. After ng mga 2 minuto, napapasok na natin. Ayan, ng 2 minuto, mga kabarangay. Napapasok na natin yung lasa ng soy sauce at saka nung Worcestershire sauce. Ayan, talagay na natin ito. Sprite. Isama natin sa kanya. Ayan, mga kabarangay. Oh, lalagay na natin yung Sprite. Bahala kayo kung gaano karami, basta yung alam yung sapat na para manuot sa loob ng karne yung Sprite na nilagay natin. So, mga kabarangay, baka kumukulo siya, lalagay na natin yung ating dahon ng laurel. Ito na mga kabarangay, yung dahon ng laurel. Nasa puntong to mga kabarangay, napakabango na ng inyong kusina. Paano masabi? Iluluto. Yan mga kabarangay, lalagyan na natin yung ating CDO liver spread. Yan mga kabarangay, ilagay na natin yung liver spread. Ngayon lang po, haluin lang natin. Sa liver spread naman po, wala tayong anong brand. Kung ano yung available sa inyo, yun na ilagay nyo. Ito po yung available na nakita ko sa stock room namin. Kaya po ito, inilagay ito. Yun nga po mga kabarangay, susunod na natin ilagay yung ating Del Monte Original Tomato Sauce. Yan, hahaluin lang po natin.
ng hindi manikit ang ating luluto. Malabot na po siya. Ngayon naman po, susunod natin. Lagyan na natin ang asin ng kung anong pampalasa pa ang gusto nyong ilagay. Akin mga kabarangay, ang gagamitin ko pampalasa ay ang fish sauce o patis. Nalagyan na natin ang fish sauce. Ngayon naman, lalagyan natin yung paminta, black pepper. Tapos natin mailagay yung paminta, lalagyan naman natin yung kakanggata. Ako, unti-untiin lang natin. Ito yung ating gata. Lagyan natin. Yan, kalahati lang po muna. Masumobra. Dahil nga po pampulutan yung ating niluluto, lagyan natin ang sidi, labuyo. Yan mga kabarangay, oh, medyo nagmamantika na yung ating kaldereta. Kaya ngayon, susunod na natin ilagay yung na-pre-cook natin na mga gulay. Sasabay-sabay na natin. Yan, ganyan lang po. Tambo mo lang, kaunti-unti. Yan mga kabarangay, haluin lang. At makuha niya yung tamang lambot din yung half cook na gulay natin. Saka para hindi siya masyadong malamog, madurog eh, maya maya lang eh, doon sa puntong to, mga bigyan pa natin siya ng mga 2 minuto. At atin ang papatayin ang apoy. Yan mga kabarangay, malapit na nating i-off yung ating apoy. Ngayon naman, gagawin natin, tatanggalin na natin yung mga laurel na nilagay natin. Dahon ng laurel kasi nandiyan na na-extract na yung lasa niya at saka yung bang. Paano masabi? Yan mga kabarangay, luto na yung ating kalderetang bambing. Tara, tignan na natin. Oh, mga kabarangay, yan na yung ating nilutong kalderetang kambing. Ito na po ngayon, titikman na natin. Ang napakasarap. Mga kabarangay, oh. Napakasarap ng atin at napakalambot. Napakadaling mayain, kamalinamnam. At saka po yung sinasabing maanggo, wala pong anggo tong ating niluto dahil po dun sa inilagay nating Sprite. Yun po yung ating sikreto para po mawala yung anggo ng kambing. Kanina nga po ay nagluto tayo ng pulutan natin na kalderetang kambing. At saka lumabas din kami ng pamilya ko dahil nga po sa karawang ko ngayong araw na to, January 20. Kaya po kumain lang kami sa labas tapos po nag
Tagay lang ng konti. Ito lang, masawa ko lang naman nakatagayan ko. At bawal nga po ang bisita, kaya yun lang, dito lang kami sa bahay. Dito lang kami minom. At nalasahan nga natin yung niluto nating kalderetang kambing. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong buhay na ibinigay niya sa akin. Tapos po, pangalawa po, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, at sa mga taong naniniwala sa akin, at sa mga kasamahan ko dito sa social media. Gaya nga po nung nasabi ko, bahagi na po nung pagpapasalamat ko, ay marami po tayong isa-shoutout ngayon. Ito pong mga nakasama ko dito po sa vlogging or sa industriya ng vlogging. Ito po, shoutout po sa ating kabarangay na si Xiaomi, sa ating kabarangay na si Rayo King TV, si kabarangay JNA ba, si kabarangay si MT Sisters Support, si kabarangay James TV Dukit, si kabarangay Pogis Ride, si kabarangay Dive Pedrosa, si kabarangay Inso Vlogs, si kabarangay Sigsag, si kabarangay Texyay. Yan po ang unang kabarangay natin na isa-shoutout natin dito sa aking birthday celebration. At idugtong na po natin ang ating kabarangay na si Flamingo, si kabarangay Mons Chronicle, si kabarangay Katmari Vlogs, si kabarangay Pingtera, si kabarangay Skype TV, si kabarangay Dina Tejares, si kabarangay James Tura, si kabarangay CMT Sisters, si kabarangay Angelica Bibar, at si ang aking kabady na si kabarangay Limuel Concepcion, at sa aking butihing asawa na si Mary Ann. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta nyo at sa mga pagbati. Hindi ko na po kayo isa-isahin sa lahat po ng bumati sa aking karawan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po patuloy nyo pong suportahan ang Barangay ni Daboy TV. I-subscribe nyo naman po ako. Paki-ring na lang din po nyo yung notification bell para po maging updated po kayo pag may mga video pa tayong ilalabas. At saka po, kung may mga pa-shoutout kayo o may mga comment kayo, comment down below na lang po. At saka paki-share na lang din po para po maging updated po kayo o yung mga kaibigan natin sa mga video natin na ilalabas. At saka nga po, itong ilalabas ko na rin po yung aking second channel na Kuya The Boys TV. Si Kuya The Boy TV po ay may ibang format po ng pagbablog. Opo, ilalagay ko na lang po dito yung ano ni Kuya The Boy TV. At paki-support na lang din po yung Facebook page ng Barangay ni The Boy TV. O paano po mga kabarangay, muli po maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng bumati. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli po mga kabarangay, paalam!